Hello mga guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman mga guys, isang sasakyan na Fiat Ducato. Panoorin nyo mga guys at ito ay ipo-pull down yung kanyang transmission. May posibilidad kasi na sira na yung kanyang clutch. Ito panoorin nyo mga guys para malaman nyo rin kung paano ito ipo-pull down at palitan ng kanyang clutch lining, pressure plate, saka release bearing. Kasi ang naging problema nito, hindi na siya mai-shift yung kanyang shifting gear o kanyang cambio. Ito ay maingay na pagka sinishift mo, umiingay siya kasi nga kahit pa bombahin mo yung kanyang clutch pedal ay hindi na siya mai-shift. Kaya may posibilidad na sira na yung kanyang clutch lining mga guys. Kailangan muna ito, i-pull down muna natin yung kanyang transmission bago natin siya i-order ng pyesa para makasigurado tayo kung ano talaga yung kanyang sira mga guys. Panoorin nyo mga guys itong aking video. Ito mga guys, tignan nyo mga guys. Ngayon, umaandar siya. Kahit i-shift ko yung kanyang cambio mga guys. Yan. Umiingay yung kanyang transmission sa ilalim. Kasi hindi na siya maipasok mga guys yung kanyang shifting gear. Ito, hindi na siya maipasok. Yan. Kaya kahit bumbahin ko yung kanyang clutch pedal mga guys is ganun pa rin sa kanyang mga shifting, hindi may pasok yung reverse, pero yung ibang kanyang shifting mahirap din siyang ipasok mga guys. Kaya may posibilidad na pudpud na yung kanyang clutch lining mga guys, kaya kailangan muna nating makasigurado. Ibababa muna yung kanyang transmission, pu-pull down muna yung kanyang transmission at i-check yung kanyang clutch lining at pressure plate, saka yung kanyang release bearing mga guys bago natin i-order yung pyesa. Na hindi tayo magkamali sa pyesa na ating i-order mga guys. Panoorin nyo mga guys. Ito mga guys, una natin gagawin is tatanggalin muna natin yung kanyang connection sa battery, sa kanyang baterya. Ito, nandito yung kanyang baterya guys, dito sa may driver side, yung kanyang battery, dito sa may flooring. Dito. The battery is here. Yan, tatanggalin lang yung cover. Yan mga guys. Ito yung kanyang battery mga guys. Yan. Ito. Makikita nyo yung kanyang battery. Ito, tatanggalin lang yung lock. Yan mga guys, they have a lock here, the negative terminal, remove first. Yan. Para safety tayo mga guys sa pag pull down ng transmission. Yan. Para safe yung pagtanggal natin ng mga tornilyo, ganon, saka yung kanyang mga wirings, para walang mag-spark o mag-short na wiring pag pinull down natin yung transmission mga guys. Yan mga guys, ang second step na tatanggalin natin ay itong kanyang headlight sa left. Yan, may tornilyo dito guys. Ito, kanyang bolt dito. Left and right yan mga guys, natatanggalin natin yung kanyang headlight. Yan, yung kanyang tornilyo dito mga guys. Saka itong kanyang front grills mga guys, tatanggalin din natin para maging maluwag yung ating pag-pull down ng transmission. Yan, may mga tornilyo yan mga guys, ito. Yan, may mga tornilyo. Maibaba rin natin yung kanyang cooling pan mga guys. Kasi medyo may kasikipan mga guys. Yung sa may kanyang cooling pan. At dito sa part ng kanyang transmission, dito sa loob, medyo masikip mga guys. Tatanggalin din natin itong air cleaner. Para maluwag tayo sa pagtanggal ng mga tornilyo mga guys sa kanyang transmission. Tatanggalin itong mga air cleaner hose. Saka itong mga ibang wire niya mga guys ay bubunutin natin yan. Di-disconnect natin para maluwag tayo guys sa pagtanggal ng kanyang transmission. Sa kanyang mga transmission support at yung kanyang mga tornilyo sa ilalim, sa loob. Yan. Masikip mga guys. Yan. At tatanggalin din natin yung mga gulong mga guys. Left and right na gulong sa harapan, tatanggalin din natin. Saka yung kanyang mga axle shaft, axle drive, tatanggalin din natin yung mga guys. Patuloy nyo lang panoorin mga guys at para masundan din nyo kung paano siya tanggalin na sunod-sunod, step by step ang ating pagtanggal.
Ito guys, ang pagtagal ng connector ng headlight sa wirings ay ito, susungkitin lang dito. Yan. Yan, pagtas niyan mga guys. Yan, matras na siya mga guys. Tapos, yan. Susungkitin lang to guys. Iangat lang natin to. Susungkitin lang ng screw. Yan. Tapos mabubunot na yan. Tapos kung mapapansin nyo mga guys, ito, mayroon siyang slot dito mga guys. Naka-slot yan. Dalawa. Yan, naka-slot. Yan. Naka-slot mga guys. Para mabunot natin tong headlight para matanggal natin sa kanyang kinakabitan mga guys. Ito guys yung kanyang slot oh, yung sa ating headlight para mahugot. Hugutin lang siya pa ganun, paabante. Ito, dalawa yan eh, naka-slot yan, yan. Yung ano ng headlight natin para mabunot siya. Yan mga guys, natanggal na natin yung kanyang grill sa harapan. At ito, tinanggal din natin yung ternilyo ng mga ito, yung kanyang mga screw. At ito mga guys, tatanggalin din natin ito para maluwag tayo sa pagtanggal ng mga ternilyo ng ano ng transmission sa ilalim, sa taas yung mga ternilyo niya doon, mga bolt and nut. Yan po, tinanggal din po natin tong air cleaner niya para maluwag po tayo sa pagtanggal ng mga tornilyo dito sa transmission ko para may baba natin yung transmission para maluwag sa pagbaba. Yan. Pati itong kanyang mga connector, mga guys, yan, tinanggal din natin sa connector sa transmission, sa mga sensor para maluwag tayo dun sa pagtanggal sa tornilyo dun sa kanyang bill housing sa transmission andun sa ilalim nakatago, ayun. Yan po. At ibababa rin po natin itong kanyang cooling pan mga guys. Ito, kasi ito itong kanyang cooling pan. Yan. Ito po, yung kanyang cooling pan. Tatanggalin din po natin yan. Kasi pagka inislant natin itong transmission, pag binaba natin, tatama po kasi yung kanyang engine dun sa cooling pan. Baka mabasag yung cooling pan niya pag hindi natin tinanggal yung cooling pan. Yan mga guys, dahan-dahan na siyang nababawasan ng mga pyesa para lumuwag siya sa pagbaba ng transmission. Yan mga guys, tinanggal na natin yung starter motor. Tapos itong mga tornilyo niya guys, 19mm na sakit ito. Yan, tinanggal na natin para maibaba natin yung ito mga 19 na sakit na tornilyo. Ito mga guys, itong axle niya sa guys, bubunutin din natin 'yan. Saka ito tatanggalin to mga ito. Kasi para maibaba natin yung transmission guys, itong axle niya. Bubunutin 'yan, kabilaan 'yan guys. 'Yan. Tapos dito, tatanggalin tornilyo 'yan, tatanggalin 'yan. Hahawiin natin palabas 'yan guys, tapos bubunutin natin itong axle drive. Para ma-pull down natin itong transmission guys. Ito palang tornilyo niya dito guys. Itong nut niya na dito sa may axle shaft. Bali 46mm to na 3-port drive na socket ang kailangan natin para matanggal to. Yan. Para mabunot natin. 46mm na 3-port drive na socket. Yan guys, bubunutin yung axle. Itong axle shaft, kabilaan yan guys, bubunutin natin. Yan po guys, naibaba na yung kanyang transmission. Ngayon, itong kanyang pressure plate, tatanggalin natin para mapalitan ng clutch lining. Yan, kasi sira na yung kanyang clutch lining.
Bali ang number pala ng sa akin ito, guys. Ito, papakita ko sa inyo. Bali allen wrench po ang pantanggal diyan. Anim na piraso po yung kanyang turilyo. Yan po, anim po. Bali number 86 po na allen wrench. 86 ito po. Yan. 86 na allen wrench ang kailangan natin diyan para matanggal tong kanyang pressure plate. At nga pala diyan sa mga tagal Jasira boys diyan sa leasing department. Yung mga dating kasamahan diyan, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GM Autotech. Search nyo lang po yan at subscribe nyo na po. At pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video. Maraming salamat po. Yan po yung kanyang transmission na ibaba na po. At ito po yung kanyang release bearing po. Papalitan din po natin yan. Assembly na yan. Kasama na yung secondary clutch niya. Naka-attach na dyan sa release bearing. Para sigurado po tayo. Kasi mahirap po magbaba ng transmission eh. Kaya buo na po yan ang papalitan. Yung kanyang release bearing. Yan po yung transmission. Oh. Yan. Pagkatapos po papalitan, sasalpak na naman. Yan. Siya nga pala guys, nung binaba natin yung kanyang transmission, nilagyan natin ng hanger dito sa taas na tubo para hindi bumagsak yung ating engine, yung makina. Yan, nilagyan po natin ng hanger at nilagyan natin ng sabit dito para support po na hindi bumagsak yung ating makina po sa baba. Yan po. At bago natin i-pull down yung transmission, ganyan po. Nilagyan po natin siya ng pinaka-hanger. Wala po kasi tayong chain, kaya ginamitan muna natin ng tali. Yan po. Ito na guys, yung ano natin, yung pressure plate na luma. Yan. Ang naging sira ng kanyang clutch lining ito. Natanggal na yung pinaka-ring na plastic dun sa gitna. Dito sa may spline dito. Yan. Tanggal na. Tapos kung mapapansin nyo guys, pakita ko sa inyo. Yan o yung kinakabitan ng kanyang spring guys. Yan, napunit yung pinaka-plate niya. Nabakal yan, napunit o. Bumigay. Kaya maingay siya pagka inapakan yung clutch. At saka hindi na siya ma-ship yung kanyang gear. Hindi na siya ma-shifting. Yan, napunit guys. Yan o. Yan. Napunit. Nawala sa sentro yan. Nawala sa sentro tong ano niya. Kasi kumalas yung sa may kinakabitan ng spring. Sa kung mapapansin nyo guys, yung pinaka steel plate niya rito sa loob ng spring, natanggal, naputol. Ito yung guys, oh. Yan, oh. Naputol. Naputol yung bakal, kaya maingay siya. Yan. Bumabangga sa loob pagkakuan, kaya hindi, wala na siyang, hindi na siya may clutch. Kahit tapakan mo yung clutch, hindi siya may shifting yung kanyang shifting gear. Yan, napunit dito sa loob sa may, ano, ng spring. Kinakabitan ng spring dito. Napunit dito. Yan guys, yung naging problema ng clutch lining natin. Kaya papalitan natin ito ng assembly. Yan. Kahit itong pressure plate niya guys, papalitan na rin natin assembly. Kasi pag order ng bago guys, assembly na siya. Ito, nasira na rin itong kanyang pressure plate dito. Yan guys, yung naging sira ng ano natin, clutch lining, saka pressure plate. Ito pala yung bagong pamalit guys na clutch lining, saka pressure plate. Yan. Pagbili nila ng brand new guys, itong ano, Paris na siya. Magka-Paris na. Yan. Itong ating pressure plate. Yan. Magkasama na siya sa isang buong isang karton. Yan. Yan guys. Ikakabit na natin at para mapalitan na. At ito yung kanyang release bearing na bago. Yan. Kanyang release bearing. Kasama na yung kanyang secondary clutch. Assembly na yan guys. Yan. Kakabit din natin yan. Yan. Ito yung bago.
Ito po, para matanggal po itong kanyang release bearing, dalawa po ang kanyang screw. Bali, torix na number 30 po ang kailangan natin dyan. Yan. Saka dito sa ilalim, yan o. Yan po. Para matanggal po yung kanyang release bearing. At mapapalitan ng bago po. Yan. Ito guys, Terex na number 30 ang pantanggal natin dito sa release bearing niya guys. Dito. Yan. Panoorin nyo pa guys kung paano tanggalin. Yan guys, ito yung luma guys. Papalitan natin ngayon ng bago. Madali lang siyang tanggalin guys. Dalawa lang yung kanyang tornilyo. Yan. Ito po yung ating bagong release bearing. Kasama na po yung kanyang secondary clutch. Yan po. Assembly po yan. Ito po, bago po natin ilagay itong kanyang release bearing, linisan po natin itong kanyang pinaka-shaft. Tapos itong mga gilid din po, linisan na rin po natin, punasan natin para wala po siyang mga kuan, dumi. Tapos ito po, lalagyan po natin ng kunting grasa, kunting grease o grasa po ito, para swabi po yung ano niya, para smooth yung kanyang release bearing po. Ito po kanyang butas dito, lalagyan din natin ng kunting grasa po para smooth po yung kanyang pagpasok at saka yung paglabas. Yan. Yan po, dalawa lang po yung tornilyo nito. Siya nga pala mga guys, bago natin itornilyo itong bagong clutch lining at saka itong pressure plate dun sa flywheel, ito pong bagong pressure plate, lilihain po natin itong kanyang pinaka plate po para po matanggal yung pinaka langis-langis niya o yung kunting gaspang. Tapos po, ito pong bago nating clutch lining, kailangan po itesting po natin dito sa transmission shaft. Baka mamaya po magkaiba yung kanyang spline dito. Kaya susubukan po natin siya na isalpak para hindi po tayo paulit-ulit na magbaklas. Kasi baka mamaya magkaiba po yung kanyang itong bago saka yung luma. Mahirapan po tayo magsuot dun sa magsalpa ng transmission po. Magkabit ng transmission. Yan, subukan po natin dito sa kanyang shaft. O yan po. Yan, okay po siya. Ibig sabihin po, tama po itong pyesa na nabili. Yan. Panoorin nyo lang mga guys, tuloy-tuloy lang sa panonood ng aking video hanggang sa matapos at para malaman nyo kung paano yung mga diskarte at technique at kung paano rin po yung mga paano rin po yung pag-bleed ng kanyang clutch po, clutch system. Yan po. Guys, lilihain natin ng sandpaper tong kanyang flywheel. So, bago natin ikabit yung kanyang clutch lining saka pressure plate. Ito guys, lalagyan din natin ng grasa dito sa kanyang sinusutan ng shaft ng transmission dun sa may pilot bearing para smooth po yung pagpasma ng transmission pag kinabit po. Yan. Ngayon mga guys, ikakabit na natin tong kanyang clutch lining. Ngayon, ito yung kanyang clutch side. Ito naman yung kanyang may ambok. Ito yung iipitin ng pressure plate. Ito guys, itong kanyang flat side, ito yung didikit doon sa ating flywheel.
Ganyan po, ganyan. Yan. Itong may ambok mga guys, ito yung iipitin ng pressure plate. Yan, itong plot, ito yung didikit sa ating flywheel. Yan. Paganyan yan guys, paganyan. Yan. Yan, kakabit na po natin. Paganyan po. Yung flat side niya po, yun po yung didikit sa ating flywheel. Yung maambok, yung may ambok po, ito yung nasa pressure plate. Yan po. Yan mga guys, naikabit na natin yung kanyang clutch lining saka yung pressure plate. Ang paghigpit pala dito guys, cross. Bali dito, tapos doon, sa kabila, saka dito sa taas, saka dito. Bali cross siya para maganda yung lapat ng ating clutch lining mga guys. Pero kailangan siguraduhin natin mga guys na nakasentro yung kanyang clutch lining. Para pagpasok natin ng transmission ay diretso siya. Smooth yung pagpasok natin ng transmission. Pagka naka-center yung ating clutch lining mga guys. Bali, pagka wala kayong panentro mga guys, dito lang makikita yung kanyang kakapain nyo lang dito guys, dito sa gilid-gilid, dito sa kanyang gilid-gilid dito mga guys. Yan, kakapain nyo lang yung gilid ng clutch lining saka yung pressure plate. Yan, bali may mga butas naman yan. Ayun siya, andun saka dito guys. Yan, bali cross yung butas niyan. Doon niyo lang kakapain mga guys sa gilid ng pressure plate saka clutch lining para maisentro niyo yung pagkabit ng clutch lining niya. Yan guys, patuloy niyo lang panoorin yung aking video at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe niyo na rin para lagi kayong updated sa aking mga video pang susunod na i-upload. Salamat mga guys sa inyong panonood at salamat din sa inyong pag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell mga guys. Ito eh, kakabit na natin yung kanyang transmission. Hello guys, ito po ang ating body ground po, huwag po natin kakalimutan dito sa transmission saka papunta dito sa body, yan, huwag po natin kalimutan yan na itornilyo para po sa daloy ng ating electricity, yan, importante po yan sa body ground po. Kasi po pagka hindi po nakakonect yung kanyang body ground, may posibilidad po na hindi under yung ating sakyan. Malapit na pong makumpleto yung ating transmission. Malapit na pong maisalpak lahat ng mga piyesa niya. Ayan mga guys, maraming maraming salamat at natapos dito ang ating pinalitan ng clutch lining, pressure plate at release bearing na isang Fiat Ducato van. Maraming maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga videos at subscribe niyo na rin yung aking channel guys at pindutin yung notification bell at para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na yan.